Pag-uusapan natin ito po, no? Actually, butatapos si Abante kay Davila. Pero ang mas malalim po nito, nalantad po nila yung mga investigation. Kaya pala ganun, no? Kaya sila karamihan pala, no? Sa hinuha lang natin, sa nakita natin na attitude nila. Kasi parang normal lang sa kanila kung i-deny nila, no? Parang sanay na sila. Hindi naman kami. Hindi naman namin siya dinidiktahan. Kinausap lang namin. Iba po talaga pag yung mga hindi abogado, nagtulong pa sila, nag-presscon eh. Yan talaga, no? Sana, kung matagal na kayong mga congressman, no? Eh, kahit hindi kayo abogado, pwede po yung pag-aralan niya, no? Yan po, butata, si Abante kay Davila, pero nilantad niya yung buong... Ngayon, may duda na tayo sa buong Quadcom investigation at may duda na rin tayo sa lahat po ng investigasyon nila diyan sa Kongreso, no? Ito po butatang butata, no? Hindi makapaniwala si Karen Davila. Alam niyo, dapat, no, yung pagbisto sa inyo na ni Colonel Grijaldo. Colonel Grijaldo, no? Yung binisto kayo sa Quadcom. Si Abante tsaka to si Dan Fernandez. Eh, instead na manahimik kayo at planuhin nyo, akala ang treatment ng dalawa na to, ang tatalino nila eh. No? Si Dan Fernandez tsaka to si Abante, feeling nila super tatalino sila. No? Pa-interview agad. Hindi muna kumonsulta sa abogado, no? Na ano yung mga baka mali yung ginawa talaga nila. Wala silang ideya. Kala nila, kaya nilang itokis eh. Hindi pumayag si Karen Davila. No? Ang ganda ng interview, natuwa ako. Paminsan-minsan natutuwa ako rito kay Karen Davila eh. Bukod sa maganda na. Hindi, may mga topics siyang ganito yung hindi niya matiis. No? Yung hindi siya papayag. Kumbaga, kahit papano yung mga reporter na yan, hindi naman talaga makakatiis din niya na harap-harapan. Sinabi ni Grijaldo, miniting sila. Walang nakikita si Abante at si Dan Fernandez na mali sa ginawa nila. Dalawa lang yan eh. No? Dalawa lang po kung bakit wala sila nakikitang mali sa kanilang ginawa. Una, hindi talaga nila alam. Ikalawa, sanay na sila. Sanay sila na lahat ng mga... Hindi lang nila minsan ginawa to. Alam mo yung nakasanayan mo na. Hindi mo lang minsan ginawa. Pero, hindi rin ako abogado. Kaya lang, obvious naman. Testigo niya yan eh. O hindi nga testigo, resource person. Kaya kayo nag-iimbestiga, di ba? Para mapalabas ninyo ang katotohanan. Tapos sasabi, umamin kayo na private. Kayo ay... kinausap ninyo yung titistigo sa private. Siyempre, i-deny nyo na. Pero i-deny na... Ang problema, pati pag-deny nila, ang dinideny nila, yung ginigipit nila si Colonel Grijaldo. Eh, yun na nga yun eh. Ano yung purpose? Di ba? Ano ba mga grade 3 ba lahat ng mga Pilipino sa tingin nyo? Sa tingin nyo, hindi marunong mag 1 plus 1 yung mga Pilipino? Yung sinabi ni Grijaldo, mas makatotohanan kaysa sa sinasabi nyo. Hindi nyo ginipit? Hindi nyo gustong impluensyahan? Pinakita nyo, ito yung ano ni Garma. Ngayon, nagbubuhol-buhol kayo, sinasabi nyo, eh sila yung gustong makipag-usap sa amin. Si Garma yung gustong makipag-usap. Si Garma ba, tsaka si Grijaldo, pareho? Sabi nga, magkaklase. Ayaw ni Grijaldo. Ang pakiramdam niya, no? Siya, PMA ba si Grijaldo? Hindi ko na matandaan kung PMA siya. May mga owner yan, mga official ng, ano yan, yun naman talaga ang treatment nyo sa mga official ng, yung Quadcom. Yung officer, grabe po kung mag-ano yan. O, PNP Academy, grabe po kung tignan nila yung sarili nila. Mataas po yung tingin sa kanila ng mga pinamumunuan nila. Pero ang tingin nyo, kayang-kaya nyo yung mga police officer na diktahan. Alam niyo po, hindi po direkta yung
yung pang-iimpluwensya po sa isang testigo o sa isang resource person, hindi po yan lang sabihin na sinabi ko ba sa iyo na o pinapirma ba kita? Hindi naman po ganun eh. Sapat na yung meeting nyo siya ng private. In the first place, bakit nyo siya imi-meeting ng private? Kaya ako kay Pangulong Duterte, yung Garma, buhat nung nahawakan ninyo. Tapos umiiyak nung nagsasalita. Ang dami ng duda ngayon sa Quadcom dahil sa ginawa nyo. Hindi nyo makitang mali yun. Wala kayo nakikitang mali. Yung resource person, bawal impluensya niyan. Lahat ng testigo, bawal impluensya. Lalo na kung kayo yan. Hindi naman daw sila korte. Nakita niyo yung mga paliwanag. Nakesyo-kesyo, hindi naman sila korte. Eto huling-huling sa banter ito. No? Hindi madami, hindi lang po, ma'am Tessa Rinon, hindi lang po yung tinatakot na contempt eh. Iba po yun eh. Pag ikaw miniting ka ng ano, tapos inooperan ka, hindi po kinakailangan na ooperan kita na magiging general ka. Hindi po eh. Yung mga pahiwatig, sapat na yun. Matupad man o hindi. Diba? O ilang taon ka pa ba sa serbisyo? 4 na taon pa. Pwede ka pa maging general yan. Mga tipong ganun, suggestive. No? Dalawa po yung hindi lang po negative yung pamimpressure. Pwede ka rin ma-pressure na gaganda pala kinabukasan ko. Ito lang, i-collaborate ko lang. Tandaan niyo po, walang bigat yung sinasabi ni Garma kung wala pong magko-collaborate sa kanya. Ngayon, lahat po na magko-collaborate kay Garma sa mga ginawa ni Garma, sa mga miski yung testify ni Garma questionable na sa mga tao kasi nakita, hindi nyo naman dininay. In fact, inamin ninyo, napakahusay yung dalawa ni Dan Fernandez. Akala nyo, nasa Congress kayo na pag tumutol kami, makukontempt nyo kami. Nasa labas kami ng Congress eh. Malaya kami makapag-isip eh. Kaya namin i-1+1 yan eh. Diba? Ang pinahamak nyo, yung buong Quadcom. Talagang yung kredibilidad ninyo sa pag-iimbestiga. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali na kinakausap nila yung mga resource person. Kahit masabihin nyo, hindi nyo direktang pre-nature eh. The mere fact na kinausap nyo ng private, may intention kayo. Huwag nyo sabihin, bakit nyo kinausap? Wala lang, trip nyo lang. Anong trip-trip? Hindi trip-trip yan. Kaya, gusto nyo pasamain lang yung mga Duterte. Pero mas kapanipaniwala yun dito sa Senate. No? Okay din yan eh. Yung ginawa ninyo, pa-interview kayo ng pa-interview. Bakit saan ba mahuhuli yung mga isda? Di ba? Nahuhuli ang mga isda sa lambat. Nalambat. Eto. Eto nakakatawa si Dan Fernandez. Huling-huli na nga kayo na may ginawa kayo, kinausap ninyo si Grijaldo, pumalag yung gusto nyong magsinungaling. No? Pumalag. Tapos eto pa sasabihin ni Dan Fernandez. I'm appealing to the sense of delicadeza since based on numerous pieces of evidence of our Quadcom committee has unearthed in his comprehensive inquiry into the anti-drug campaign of the previous administration. They are the principal implementers of the brutal campaign against drugs. We believe that the inquiry will be tainted if Senators De La Rosa and Go continue to get themselves involved in it. Ang talino mo talaga, Dan Fernandez eh. Kayo ang direktang inaakusahan ni Grijaldo na pinipressure nyo siya para i-corroborate yung testimonya ni Garma. Tapos, ikaw pa yung magganang manita sa Senate. Una, hindi ka miyembro ng Senado. Wala kang karapatan, napakialaman. Kami nga dapat manawagan sa iyo na umalis ka na dyan sa Quadcom eh, dahil, putya, pag ganyan na, iba talaga yung mga politiko dito eh. Pinagtatanggol pa nila na wala silang ginawa. Kaya tainted na yan. Kayo ang tainted. Hindi yung Senate. Nagsisimula pa.